Hello guys. So ayun. Inuubos ko. Grabe kasi makatawa pag nanonood ng videos. Na-experience din ba 'yun? Tatawa ng sobrang lakas tapos uubuhin na after ganun. So si-share ko lang sa inyo, ano ba 'yung cellphone? Si-share ko lang sa inyo 'yung nangyari sa kamay ko. Kasi hindi kayo nakakinang tatanong, hindi naman kayo curious, 'di ba? Pero wala lang, gusto ko lang mag-share, 'di ba? So, yun. Ito, nangyari sa to. Na-operahan ako. Yung procedure is called proximal row carpectomy, wherein kukunin yung lunar bone sa wrist. Kasi namatay siya eh. Parang namatay siya due to insufficient supply of, parang hindi siya na-supply ng blood. At ang pangalan ng disease na yon is kienbock disease. So, ang story niya is mga siguro 2 years ago, magto 2 years ago na din. Di ba kasagsagan ng COVID, syempre natuto ko mag-bake, na kuha ko yung, parang mas nakapag-bake ako ng cheese roll, kung ano-anong tinapay, tapos, since syempre nanibago ka, kasi di ba ang daming may gusto, ang daming nag-order, so, yung asawa ko nagsabi na talaga na dapat nagtatanggap ka yung mga 10 boxes per day lang. Kasi ilan ang laman na isang box? 10. Eh wala naman akong pang bake shop na mixer. Yung KitchenAid lang na pang house use. Ganun. So since syempre yung everyday kong tinatanggap na orders tagto 20 boxes, isipin niyo 20 boxes ako lang mag-isa. Tsaka si KitchenAid lang din mag-isa. So ang ginagawa ko habang may nakasalang sa mixer, nagmamano din ako, nagmamanual din ako ng kneading, kasi talagang binubuhos ko yung lahat ng lakas ko talaga kasi para malambot nga. Kasi mas maganda din talagang manual kneading kasi malambot yung bread. So after noon, mga after talaga nung week na yon, ang dami kong wala akong tulog, tapos grabe yung pagmamasa sa kamay, like consistent talaga na 20 boxes every day for 1 week yon. Ito nga gahaman masyado sa pera. Ayan tuloy. Hindi naman, joke lang. Pero yun nga, tapos naging na-happy lang din ako kasi ang dami nag-order, 'di ba? Ikaw, syempre mapaproud ka sa sarili mo na, uy, ang dami nagkakagusto sa cheese roll ko, gano'n. So, hanggang sa kumirot na siya, tapos pagkakirot niya, parang sabi ko, hala, ba't sumakit yung kamay ko? Yung hindi mo na siya nagaganon-ganon. Ganon. Sabi ko, baka, sabi nung kasamang bahay namin dito na, sabi niya, baka daw, kasi di ba magmamasa ka, tapos maghuhugas ka ng kamay. Baka ganon daw. So, sabi ko, oo nga, baka nga ganon, kasi 1 week din akong ganon. Hugas kamay, tapos masa, hugas ka. So, wala lang. Deadma ko lang siya. Pero, sinasabi ko na sa doktor na, yung friend namin na doktor na ortho din na, baka nga daw, tendonitis, ganyan. So, mag-splint lang daw ako. Pang splint sa wrist. Diba ang ingay nila? You drink water, di? Okay, you drink. So, ayun. Nag-splint ako. Sabi niya, straight daw 1 month. Eh, nung time na yon, a year after na ako nagawa nun. Parang, sige nga, mag-splint ako. Eh, sabi niya, wag daw tanggalin. Tinatanggal ko kasi, nung time na yun na nagsabi na ako sa kanya, parang umuwi ata yung kasambahay namin sa probinsya nila, parang bakasyon. Ay, hindi. Umuwi talaga kasi nga COVID yun. So, ako lang talaga, ako nag-ugas. Lahat, luto, gawaing bahay, ganyan. Tapos, magbe-bake pa, di ba? Amazing. So, yun, nauhubad talaga. Hindi strict na sinusuot ko straight 1 month, sabi niya. So, nawala naman. Nawala din naman siya, nawala. So, after na naman, so, gawa na naman ako ulit. Kasi matanggap ako, pero hindi na ako yung OA na tumatanggap na nato 20 boxes. Parang sabi ko, parang tinatamad na din kasi ako. Kasi nga, wala din akong helper. Walang maghuhugas sa mga pinaggamitan ko, mga ganyan. So, naglilo ako, tapos, pero tumatanggap pa din. Tapos, this year, parang bumalik siya, mga January, bumalik siya ulit na kumikirot. To the point na, pag plato hawak ko, ang sakit talaga. Sabi ko, bakit dito? Tapos hindi ko na siya natutukoy, di ba? Pag natutukoy ka, nakaganyan, parang nakaganyan.
hindi ko na siya matukod. Sabi ko, magpa-exercise, exercise pa nga, diba? Pag nagpa-planking ka, or yung medyo ano, ganyan. So, masakit. Sabi ko, oh, shucks, hindi ko talaga siya maitukod na. Hanggang sa mga August, ganyan. Cellphone, hindi ko na mahawakan. Like, hindi ko na talaga mahawakan. Kasi nahulog ko yung cellphone. So, sabi ko, hello, alarming na. Kasi bakit cellphone? Eh, hindi naman mabigat yung cellphone. Kaya sabi na asawa ko, magpa-check up ka na. Huwag ka nang matakot, magpa-check up ka na. Pupunta na tayo dun kay yung friend namin na doktor na ortho. Pero hindi pa siya hands, hindi siya hand specialist pa. Sabi niya, ah, sige, request ko ng, nag-request siya sa akin ng MRI. Tapos, eh, ang Asian, ang haba ng pila. Parang nagpa-check up kami first week of November ba? Second week. Ang available na slot para sa MRI is November last week. Sabi ko, ha? Ang tagal naman. So, sabi niya, sige, sa UniHealth, meron sa UniHealth daw na CT scan na MRI. Tapos, mura pa. So, nag-UniHealth kami agad. Ayun nga, nagkaroon na ng MRI. Tapos, nung binigay niya sa akin, may nabasa na ako dun sa, diba, syempre, may ano yan, may parang report na yan sa sisulat, diba, aside dun sa films, ibibigay sa'yo, parang, may kienbock disease. Sabi ko, ano kaya itong kienbock disease? Tapos, binasa ko siya, parang rare case pala siya na, siguro, out of 1,000 na tao, may magkakaroon na isa or dalawa, ganyan. Tapos sabi ko, shucks, ba't ako nagkaganito? Parang gano'n, parang weird naman na nang dahil lang dun sa pagmamasa ko. Siguro na sob. Ay, nako talaga, tingnan mo. Ang konti lang naman nakita ko dun, tapos ang laki ng gastos ko nang dahil dun. Pero anyways, yun nga. So, kinonfirm niya na parang naghingi siya sa akin ng permission na kung pwede bang i-share dun sa mentor niya. Which is, yung mentor niya kasi is hand specialist talaga. Ang galing na doktor. Si Dr. Tammy De La Rosa, ganun. Si Dr. Tammy, pwede siya sa, meron siya sa Cardinal, meron siya sa PGH, meron din siya sa Manila Doctors. Tapos, since nung time ng day off yung asawa ko, dun kami napunta sa Cardinal, timing lang na sa Cardinal. Tapos, kinonfirm nga niya na may kienbock disease ako sa wrist. So, ang pwede ko lang daw gawin, kasi since nakita nga niya yung severity ng MRI, kasi detalyado yung MRI, nasa stage 3 na siya, parang ganon. So, ang pwedeng gawin lang talaga sa kanya is patanggalin yung patay na buto sa wrist ko. Ayun. So, grabe, isipin niyo, tinanggal ang buto. So, yun nga yung proximal row carpectomy. So, tinignan ko din siya sa YouTube kung paano ginawa. So, sabi ko nga, buti hindi ko na lang sana tinignan, eh, pinanood, kasi parang natakot ako. Tapos, yun nga, sabi naman niya, outpatient lang naman, 1.5 hour lang naman yung operation, tapos general anesthesia kasi major surgery siya. So parang naalala ko lang, scheduled ko is December 14. Ito 14 lang. Tapos, yun nga, parang ang naalala ko lang, last ko naalala, ano lang, pinilagyan lang ako dito, pinatulog nila ako, tapos sabi nila na long inhale. Wala na, knockout na ako. Tapos nanaginip lang ako, nagtakbuhan daw kami ng anak ko. Nadapa ako. Doon ako nagising. Pagkagising ko, nasa recovery room na ako. Mga 1 o'clock yun or 12:30. Tapos sabi ko, parang wala ako sa vision. Na parang, ano yun sa kamay ko? Ayun, tapos masakit yung lalamunan ko. Talagang parang hindi ka nakahinga na parang ewan. So, kaya sabi ko, oh my gosh, baka naman, syempre, hospital din yun, di ba? Sabi ko sa nurse, nurse, bakit parang hindi ako makahinga na parang sakit ng lalamunan ko? Parang sakit ng dibdib ko. Sabi niya, ma'am, kasi naka-general anesthesia kayo, di ba? So, may lalagay na talagang tubo. Sabi ko, oh my gosh, para kapag naka-intubate ka pala nun, para siguro din sa oxygen na parang ganun. Kaya pala, kahit ngayon, kaya ngayon ganun ako ng ganun, kasi masakit pa din. Tapos, ayun, pang ilang araw ko na ba? Pang fifth day ko na ngayon, 14, 15, 16, 18, kaya fifth day ko na, tapos din ako sa antibiotics ko, kasi 5 days lang din siya, pati yung pain really painkiller ba tawag mo? Ganon. Nagamot. Yeah. Isa lang. Pero may isa siyang binigay. In case of emergency na talaga hindi ko kaya ang sakit. Yun daw. Pero so far isang beses ko lang na inom yung pang emergency use. Kasi sobra talagang kirot nung
the day after ng operation, grabe talaga na parang ako mataas pain tolerance ko, pero yun talaga yung moment na para ewan ko. So ayun guys, sa mga bakers dyan, mag-ingat-ingat din kayo sa race nyo talaga. Kaya thank you. At sa PGH pala ako inoperahan kasi nga mas mura sa PGH. Hindi talaga siya sa PGH mismo na main PGH. May isang building doon with na nasa loob ng compound ng PGH. It's called Qualimed. Qualimed, oh, doon. Doon ako, doon siya nag-opera sa akin. Parang private owned din ata 'yon, parang ganun ewan ko. Tapos ang galing talaga, galing. Pati yung anesthesiologist magaling. Kaya siguro nakabasag din kami ng ano, yung bill namin kasi nagtanong na kami kung magkano talaga yung bill aabot. Eh. Sabi niya mag-prepare lang daw kami ng mga 120. Parang ganun pag walang PhilHealth. Pero buti na lang talaga may PhilHealth yung asawa ko at ano niya ako doon, dependent niya ako. Kaya ang laki na PhilHealth ng deduction na nasa 20 plus din. Tapos, hindi naman kami umabot ng 120. Maabot kami ng 104,000 minus the 22 sa PhilHealth. So, mga naka 82 na lang kami. Yeah, ganun. What? Red. What? It's red. Ah, it's my tummy said. Okay. So ayun, masakit pa din siya hanggang ngayon. As in, sobra. Tapos namamaga, grabe pamamaga niyan yung fingers ko. Ang grabe pamamaga ng fingers ko. Patingin po siya. Ayun na ba yan? Magang maga yan. Pero ngayon, at least, tapos nagagalaw ko naman siya. Nagagalaw ko naman. Ayan. Diba? Ayan, ang sakit talaga. Eh, may recheck na ako sa 22. Magkikita kami ulit ni Doc Tami. So, hindi ko pa alam yung gagawin. Kung tatanggalin na ba niya to. Kung anong next. Kung kailangan ba ng therapy yung kamay ko. Ganun. So, anyways, thank you for listening, guys. And thank you for watching. Basta ingat-ingat lang. Tsaka pag may nararamdaman ng masakit, dapat pa-check up niyo na agad para hindi lumala talaga. Okay. So, okay. Good night. Bye!